Oops! Alright! Ito nga pala ang duty ko. Guys, good morning guys. Tayo ulit, good morning. And then nasa All Day Tansa tayo ngayon. So kung makikita niyo sa likod ko, siya ay All Day Tansa Supermarket. So dito tayo magbi-visit today as of Tactical Commando. So may letter tayo at pwede naman siguro tayo makapasok sana. Ano kaya ang hinihingi nilang required. So since mayroon naman silang pirma mismo ng head office, so kaya ito ngayon makikita nyo sa labor ko, napaka clean up. Yan, makikita nyo no. Okay. So, malapit lang, mga ilang minuto lang no? Nandito na rin din ako. Ginawa ko lang kasi is nag bike ako, trinay ko mag bike, right? So makikita nyo yung bike ko, papakita nyo lang, papakita ko lang din ko, diba? Makikita nyo yan, pinarado siya, may parking siya. So yan, long sleeve ako, and then may dala akong helmet, dalawang lock no. So no, hintay lang natin na magbukas yung supermarket. So hintay natin kung anong oras yung store hours visit nila. So ngayon hindi pa siya bukas, maaga pa. So 7:56, so nakapag in na tayo, in-click ko lang ng 3, 2, 1, check. So waiting pa tayo no, so ating pagpasok, tinitignan pa yung ating letter. So kinuha na rin yung ID ko, dito ako pa rin sa All Day Tansa. So nandito yung employee's entrance nila. Okay. Ito yung labas. So alright, ito nakalabas na ako. So yun na, punta tayo sa ating bike. Nakapag-visit po ako, and then nakapag-inventaryo ko, and then alam na. So may report na tayo, isa. Ngayon nandito ako nag-aayos. Yes. So biyahe muna tayo na. So since camera lang ang gamit natin, biyahe tayo. Outlet to outlet naman tayo. So guys, balik tayo guys. Alright, tara. Biyahe tayo, nakabike lang tayo na. So alright, going tayo sa Nobileta. No, so yun yung next destination natin. So nakita nyo naman no, wearing my shades and my helmets. So RS lang lagi tayo mga babike dyan no. So sa mga nagbabike, lagi lang RS na pala dito. At pinagamit natin trabaho next bike. So next stop natin, we're good to Mileta. So kita ko kukuha ng muna nasa road road. So ano lang tayo, outlet to outlet yan. So guys, balikan ko muna kayo. So nakamapa pa ako. So ito yung Pure Gold Tansa no? Pero hindi tayo dyan, nakita ko lang to. So malapit lang din siya. So 5 kilometers so, pero next station natin yun, Nobileta. Alright guys, wait lang ha. We are here Pure Gold Nobileta. Nobileta. Nandito na po tayo sa Nobileta. So magpa-parking lang tayo ng ating bike. Makikita nyo ako nasa ibaba ako ng basement. Right? So busy tayo at mag-change clothes muna tayo. Pagdating doon hindi tayo po pwedeng, maaraw. So, jokes lang. Kasi trabaho lang. So nakaisa na tayo ngayon, pangalawa. Mamaya papakita ko yung itsura ng Nobileta. Alright. Yun nga no, ito yung harap ng Nobileta. Pure Gold na dito. So, katapos lang natin mag-in, and then nag-inventory. So, nag-out na tayo, and check out this one. So tara guys, kain muna tayo.
Walang pumansin. Pansin. Kain, kain. Ito kulay, kainin mo. Kainin mo yung kulay. Ayun guys, tapos na tayo mag ano, sa ating rota sa all day Kawit. So nandito naman tayo ulit. So ito na yung pinaka kasama niya. So yun yung cluster niya ngayon. So magkakasama na. Yun yung rota natin today ngayon. So today is Friday. Friday kahapon ay Thursday. So ano guys, in muna ako. Ha? So papasukan na natin to. At then guys, good luck sa inyo lahat. Guys. Lagi kayo mag-iingat. May kita nyo rin mamaya. Nakapag-inventory na tayo, nakapag visit tayo kay Kawit. So, alright, so ako bumabiyahe ngayon. So naka 4 outlets tayo ngayon. So all day Tansa, Pure Gold Noveleta, all day Kawit, tsaka Pure Gold Kawit. So yun o, lahat yung may inventory. So unang gagawin mo pa rin pag habang nag-aayos ka na, pwede mo naman din siya linisin at ipaipo. So pag sa mga baguhan, yun ang unang-unang gagawin mo. I-check mo na kagad yung kanyang display mo. And then, syempre, meron kasi din pagdating sa iba, yung mga measurement, yung mga display. So yung tinatawag nilang RS, o parang retail standard nila yun. Yun yung tinatawag din nila rin. So yun ang gagawin mo lagi. Pagkada outlet, kailangan inventory mo na. Isama mo na rin yung spare ratio. So titignan mo na rin habang nag-aayos ka, ipipe mo. Pwede na yun. Lista mo siya. So kung may notebook ka, gawin mo, ilista mo siya. And then kung bawal talaga si cellphone sa loob, diba? Hindi naman mo mamalilis na sa cellphone yun. Unang-una, pinagbabawal nila ang cellphone. Diba? So yun sa mga baguhan, yun ang unang-unang gagawin agad. Pag walang display, unang gagawin mo, tatanungin mo na agad kung may stock sa loob ng warehouse mo. And then, syempre, ang unang-una mo dyan kakausapin kung DCSA, si supervisor. Okay? Kaya, syempre, may kisuyo ka, may mga na ang gagawin mo lang is ano, may kisuyo ka, syempre, magbibigay ka lang kahit hindi pwede sabihin na pakuha lang ng ganito o ganyan. Dahil iba yun eh, parehas lang kayo ng isulo ko ng tinatrabaho nyo o yung lugar nyo. So yun lang ang magiging advice ko. Pagdating mo lang, ang first rota mo, una rota mo, o kaya merchandiser ka, alam mo na kagad yung lugar ng kung saan nakalagay, nakalocation yung produkto. Gawin mo kagad. Kung ikaw naman ay tactical inventory kagad, number one yan ang hinihingi ng kumpanya. Inventory at expiration. No? So yun guys, no? Check out na tayo. And go out na tayo ulit. So salamat sa inyo guys sa pagpanonood na itong aking video ng buhay ng isang merchandiser at ka-tactical ko. Salamat guys. Like and subscribe. Click the notification bell para nakasunod na kayo sa aking video next. So, 3, 2, 1, peace out!